mag-isa na lamang ang matanda sa kanyang bahay kubo. Tinadalhan na lamang daw ito ng pagkain. Malabo na ang mata ni tatay. Pero bakit nga ba wala siyang kasama at nag-iisa na lamang? Mayroong asawa si tatay. Subalit hiniwalayan ito dahil hindi naging maganda ang kanilang pagsasama noong araw. So kayo po yung asawa? Oo. Ay po ay talagang dito na siya nakatira lang? Ayaw niya po kayong kasama? Taas na kain sugla nun, sir? Po ba ay napatawad niya na? Ay, bigat pa yun diri, sir. Labo pa yan, sir. Murang balik-balik sa kung panumduman, tanan lang. Narito po ang kwento ng buhay ni Tatay Cesar. So yung ating pong tutulungan eh yung bahay diyan yan oh. Meron po daw isang matanda na nakatira diyan na siya na lang mag-isa. Siyempre kailangan ko po ng interpreter natin. Pwede na dyan si Kuya Eli o kaya si Frankie na marunong magtagalog. Okay? Si Victorious nandiyan din. Ayo. Ay tay. Magandang hapon po. Okay. Tagalog? English? Okay. So, ano pong pangalan mo tay? Isa? Usa yung ngalan ni mo tay? Ha? Usa day ngalan ni mo tay? Isa. Ikaw? Isa ko? Oo, oh, unsa imong pangalan daw? Cesar ba? Cesar. Oo, oh, si tatay Cesar. Okay. Kamusta si tatay Cesar? Kamusta po tay? Okay lang. Okay lang. Okay lang siya. Kayo po ba ay malabo ang mata? Oo. Nakikita mo pa ako, tay? Hindi gaano. Hindi na gaano. Sino po ang kasama mo dito sa bahay? Ako lang. Ikaw lang mag-isa? Oo. Ano po yung iniinom nyo? Tubig. Tubig na mainit? Oo. Walang kape? Oo. O, nasa kape? Oo. Walang kape? Walang kape? Wala. Tubig. Bakit wala po kayong kape dyan? Wala. Gatas? Wala po. Wala po. Bakit wala po kayong ganun? Wala kayong pambili? Wala lang pera. Oh, wala siyang pera. Okay, tama. Wala pong ano si tatay. Pasok niyo yung grocery natin. Pwede akong pasok dito, tay? Pwede. Pasok tayo. So, siya daw po lang mag-isa dito sa bahay niya. Siya po, tatay po, ay malabo na ang mata. Okay. May katarata ka, tay? Ha? Katarata? Amok lang. Ano daw? Iiwan ko lang daw po. Okay. Hindi pa napa-check up siguro. Ah, hindi pa napa-check up. Pila mo edad, tay? 70 na. 70. 70? Oo. Okay. Ito, meron po kami dalang grocery para kay tatay. Okay, meron ka, marunong ka pang magsaing na? Kapag saing ka dito, tay? Luto ba? Lungag. Ako, asawa. May asawa ka? Oo, yung sarili. Ah, may asawa ka na siya? Oo. Naghiwalay na. Ah, naghiwalay na. So, naghiwalay na kayo ng asawa mo? Bulag na mo, tay? Wala, ma. Ah, wala, ma. Wala? Wala, okay. Lain lang ko, diba? Ah, naghiwalay lang daw siya ng bahay. Lain lang ko ba? Bakit kayo naghiwalay ng asawa mong bahay? Alain mo siya dito, bahay niya. So, ibig sabihin, sir, may bahay din yung asawa niya. Sarili din niya to. Hindi ba pwedeng kasama na lang silang dalawa? Hindi ba pwede, lolo, na mag-uban mo? Ah, lugar naman binagkuan. Ah, ibig sabihin, bulag na mo. Sa bahay. Pero wala mo nag-away? Wala ba? Ah, wala. Bakit kailangan mag-away? Eh, kaysa naman nag-iisa siya din eh. Ano? Ah, hindi siya nagluluto dito? Yung asawa daw niya po. Asawa ko lang mo. Nahatidan daw siya. Nahatidan na lahat? Ayaw mo kasama asawa, tay?
ayaw ni mo tay nga mag-uban mo sa imong asawa? Adili man sa gusto din dito sila. Ayaw niyang magkasama kayo? Bakit? Gusto lang po na kudri lang ko kayo. Gusto lang daw po niya na dito lang daw sa... Mahirap naman yun, no? Na nag-iisa siya dito. Diba? Ano? If ever man na may mangyari sa kanya. So may mahitabo sa imo hatay diri. Na wala sila. Ano, dadala na lang siya ng pagkain. Nito may dala po tayo na grocery. So hindi na wala naman lutuan pala si tatay dito. So wala. Asa man ka nagaluto, tay? Eh dinadat na diretso na lang ang luto eh. Yung ready na. Dito na luto na Makastay na lang. Natitiran lang ng pagkain. Ang hirap naman ng ganun. Okay lang sa'yo yung ganun, tay? Oo, okay naman. May anak ka ba? Asa yung... Oo, anak ko na. Ang bahay niya, akong anak na. May bahay yung ano mo dito na nandiyan. Pero para sa akin, di ba, dapat kasama na lang nila yung magulang nila. Lalo pa si tatay, yung malabo na mata. Hindi rin siya nagluluto dito. Wala siyang lutuan. Dinadala na lang daw ito ng pagkain eh. Pero hindi man natin alam yung istorya. Pero sana ay sa'yo lang ito lahat, tay. No? Imoranita ng tay. Oo. Kasi mag-isa na lang siya yung nandito. Hindi naman natutulog siya mag-isa dito sa kubo na ito. Di bali, ilagay na lang natin ito tayo yung mga biscuit. Kung magugutom ka, nandiyan po yan. Mga pagkain mo, mga bigas. May gatas po dyan. Sa tinapay, Mainit na tubig lang yan, tay. Gusto mo ng gatas? Init na tubig rin na, tay. Kana imong giinom? Ilibog daw. Abog na, malamig. Wala nga man lang siya dito. Aso, parang pag magugutom siya, wala, mag-aantay lang talaga siya. Mag-aantay lang siya, siguro. Walang merienda. Nagahulat lang ka kung kanusa ka hatagan o pagkaon dili, tay. Dili ba? Buntag ba? Matod yun na sila. Udto? Matod ba? Katihapon. Ngayon, nagkaon na kakaroon. Oo, kaon na. Hapunan. So ginusto ni tatay na mag... Ikaw ba talaga ginusto mo na dito ka na lang? Oo. Ayaw mong kasama sila? Tay? Ayaw mong kasama sila? Dili ka gusto nga mag-uban na lang mo, tay? Anad na lang siya. Ibig sabihin, sir, sanay na po talaga siya. Nasanay na po. Mahirap na, no? Mahirap para sa akin yan eh. Pero siguro baka yun yung choice niya ni tatay at yun din yung gusto ng pinatalam kung gusto ba ng asawa niya yung ganyan, di ba? Pero ano't ano pa man tay, ito, dinalang ka namin itong grocery, mga tinapay dyan, may gatas. May gatas dyan na para adult eh. No? Para po may inom mo ito tay, saka may oatmeal, hot water lang, utos na lang sa anak, no? Para po pag, diba, nagugutom ka. Sukal. O, may makakain ka po dito, ha? May biscuit na, tay. Biscuit, tay. Ha? Para pag naka-standby ka lang dyan, o wala kang ginagawa, nagugutom ka, pag hindi ka nadadalang ka agad, may makakain ka po. Sana makausap natin yung anak niya, no? Asawa na siguro. Asawa? Nandiyan ba asawa? Para ma-explain din yung sa'yo. O para ma-explain natin. Kasi mahirap para sa akin na mag-isa siya dito. Isa natulog, no? Akala ko kasi dito siya nagluluto or... Wala. Dinadala na lang daw siya ng pagkain. May ilaw naman si tatay dito. Tapos dito na... di rin nila siya natutulog talaga. Hindi to po siya natutulog sa ano na to. Ayan. Mahirap pagka may bagyo. Nasa ilalim pa naman sila ng puno ng niyog. Pagkaroon ng malakas na bagyo, hindi natin alam pag tinamaan tong bahay niya ng puno. Madadamay si tatay. Kaya maigi talaga na may, yung alam mo, yung nagbabantay sa kanya sa araw-araw. So kayo po yung asawa? Oo.
So kayo po yung asawa? Oo. Oo, ilan ta? Ano pong pangalan niya, Nay? Priscilla. Priscilla, ilang taon na kayo? Kuan mag karong September mag 65 na ko. 65 po. Okay. Tanong ko lang, Nay. Si Tatay po ay talagang dito na siya nakatira lang? Ayaw niyo po kayong kasama? Taas na kain sugilanon, sir. Mahaba na po daw yung kwento. Sa bata pa yun, sa kuan pa ni siya, kusog kain mo anak. Niya pag ulig balay, manghasig pamilya, sir. Ang tawag niyan, medyo alasinggero siya. No araw? Tapos nananakit ba? Oo, dito, sir. Tahinga ko. Yeah, nagbaso. Ah, nabuak diri. Nabasag daw po. Motong last niyang kuan sa kuan. Tiwalag na ko siya, sir. So, anong kukaan to siyang inandaan sa mua, sa kuag yun. So, parang natruma si nanay. Tapos, parang... Kaya naghiwalay yeah, na sige, kayo? Sige, kahubong, sir. Sige man siya sulting palayasun. May palayasun ko. Hinlayin ko balay. Ano ang among kuan, sir? So, palagi siyang pinapalayas pag nalalasing si tatay. Yung bahay niyo dati, hindi po dito o doon talaga. So, siya po ay gumawa na lang ng bahay niya dito. Pero dinadalaw niya pa rin siya. Oo, ako itig atiman siya pagkaon niya. Mga kuan niya, tiglabas yung mga kuan, tigligo. Ito yung anak kinamang huran mo, itigligo sa iya ha. Katuwaan niya yung masugatan, ito yung isang adlaw pre. Si Jinjin mo, ito itigligo sa iya ha. Dadun siya nito sa balon. So, ibig sabihin kayo ay talaga naghiwalay na. Opo, ngayong matandaan na siya, syempre hindi niya na nagagawa yung mga dating mga ganun. Siya po ba ay napatawad niya na? Ay, bigat pa yun diri, sir. Murang magbalik-balik pa sa akong panumduman. Yung gipang pa sa kuwa. Kumbaga pa ulit-ulit daw kung naaalala ni nanay yung mga ginagawa ni tatay nung kabataan pa po. Pero ngayong matanda na siya, Nay. Yung pagmamahal ba sa kanya? Nandyan pa ba o nawala na? Last yun, sir. Katong libunalan ko niya rin baso. Last daw po nung hinampas siya ng baso dito. Yun na yung... Nawala. Nawala. Wala na. So, mayroon kang hinanakit sa kanya? Hindi mo pa siya napatawad? Malabo pa yan, sir. Murang balik-balik sa kong panumduman. Tanan lagi ba? Nailangay ka na rin ang gibuhat. Mga kanon, ipanglabay sa kuwang naong. Ipangtapon, panghagi sa mukha niya yung kanin. Pero hindi pa siya paralyzed. Hindi pa, oy. Malusog pa. Baka nang malusog pa siya. Usog sa iyo, ana. Madasi ang mga barkada. Yung ulig balay kami, iyang kuano iyang pamilya. Pag nalasing. Kung kaya naging ganyan at naintindihan ko no, kung bakit pala nag-iisa si tatay dito. Pero wala man siya pasagdi, sir. Amo man nag-iisa at ni magpagkaon niya. So hindi daw pinabayaan din nila ni nanay. Ikaw, man okay. Siya. Ikaw pa din yung naghahatid ng pagkain para sa kanya. So ngayon ba na sa kakita mo itsura niya? Yung awa na lang ba? Basi, sir. Supuhon. Baka daw po, soon. Baka sabalin daw. Ako. Pero sa pagkakaroon, sir, murang... So talaga masama ang loob mo sa kanya at medyo may galit pa. Napagit siya, papaginawa. Ito na, dito ka. Dito. Okay. So ngayon, Nay, nakikita mo yung ganyan na yung sitwasyon ni tatay. Matanda na siya. Well, alam kong, siyempre mahirap nga ang patawarin siguro dahil sa side ni nanay. Pero nakakaawa na po siya dito. Pero tinutulungan pa rin naman niya at binibigyan ng pagkain. Okay. Okay lang ba, Nay, na ma-open natin, no? Yung samaan niyo ng loob. Kasi meron kayong samaan ng loob, eh, no? Yes, ako ang kabahin, sir. Meron daw po sa side niya. Okay. Tay! Paano mo mag-hirap po siya mag-Tagalog, eh? Okay. Sabihin mo nga sa kanya, no? Tay! Yung asawa niyo po, okay? Mayroon kayong nagawang pagkakamali sa kanya. Nakahingi na po ba kayo ng tawad sa kanya? Tay, kining imong asawa, si nanay, sa imuhang mga nahimo, nakapangayo na ba ka o pasaylo or nagsorry na ba ka niya? Nagsorry na ba ka sa iya ha? Rachel, yeah? Oo, sa imuhang asawa? Wala ka nagpangayo. So hindi daw po siya nakapahingi ng tawad. So sa ngayon ba, Tay? Dahil ganito na, matanda ka na, yung mga nagawa mong pagkakamali dati. May gusto ka bang sabihin sa asawa niyo po? Na ba kay gustong isulti sa imong asawa, Tay? Sa imong mga nabuhat?
Dati? Wala naman. Dili ni mo pangayong agpasaylo ang imuhang asawa nga nag-atiman sa imuha karon? Pwede ko pangayong agpasaylo kay naanak lang ko. Pangayong agpasaylo siya. So, ang sabi niya, sir, pwede naman daw po na ang hingi daw siya ng kapatawaran. Oo. So, ngayon po. Oo. Oh, sige tay. Halika na. Halina eh. Okay. Ito ay para lang maging malinaw po kasi para hindi tayo maano na. Ito ay kahit ganito na yung nangyari, hindi naman pinababayaan ng asawa ni tatay. Si nanay at siya pa rin po yung nag-iintindi, no? Okay. Tay, oh, ito po yung pagkakataon para humingi kayo ng tawad kay nanay. So, karun daw ang panahon, tay, nga makahingi kayo ng kapatawaran o sorry sa imong asawa. So, unsa man imong masulti sa imong asawa? Ang mga ilang kukuhalit. So, naa si nanay karon o, oh, andyan. Nay? Si tatay. Ang mga ilang kukuhalit. Sa kong mga sala. Ang mga ilang pa sa ilo. Sa imong mga nabuhat? Oo. Humihingi daw po siya ng kapatawaran. Nay? Sa nagawa niya ng napanahon na nakasakit siya o nagawa niya yung mga ganong pangyayari. Anong masasabi niyo, Nay? Kasi masulti ni mo. Hindi sa akong makamukumana, sir. Pero, Tay, sincere ka nga mga yung pasaylo sa imong asawa? Pero, man ako na siya pasag, didri, gitatiman mo nagpagkaon niya. Nagdumot ako sa iya, hindi na gitong muatiman. Sa pagkaon lang daan. Sa problema gani, kukun sa ipasudan siya, muluto na kukanon, unsa na po ipasudan ako sa iya, ha? Ako yung problema, pirmi. So, kung kinatingalin ako, atiman ako, sir. Kumbaga, kung nag... damdam talaga siya, sir. Hindi niya daw maasikaso or pinabanyaan niya na talaga. Pero may care pa rin sa kanya. Okay, tatay. Okay, so sige na, naintindihan po namin at ito kasama naman namin si Konsehal. But anyway, siguro hindi pa ito yung time para maghilom yung mga sugat na nagawa dati ni tatay kay nanay. Ngayon na matanda na siya. Pero sana, nay, huwag nating antayin dumating yung pagkakataon na siya ay mahinang-mahina na bago natin mapatawad yung mga nagawa niya. Dahil magiging mahirap din po para sa kanya yun. No? So, yun lang po. Tay, pasensya ka na ha. Opo, at Nay, sa'yo ko na lang namin habilin tong mga grocery na dala po namin para po sa kanya. At least hindi po kayo mahirapan na kung saan nyo kukunin yung pagkaon sa kanya. Ha? Salamat, sir. Oo, at naintindihan ka namin, Nay. Alam kong hindi pa yung time na, ha? Mapatawad. Na time para mapatawad niyo po siya. Pero darating din yung panahon na yun. Sige po, hindi na namin kayo abalahin, Tay. Palakas. At palaging magdasal, magpray, humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawang kasalanan, ha? May natag pa sa ilo sa itong mga nabuhat. Tayo, no? Kasi matanda na siya eh. So, ilang taon na lang ilalagay natin sa mundo. At magawa tayo ng kabutihan para sa kapwa natin. Nay, salamat po. Salamat po. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kababayan. God bless po. God bless po sa inyong lahat.